Ang Parents Toolkit na ito ay ginawa upang makatulong sa mga magulang na nagsisilbing gabay sa mga mag-aaral ng kindergarten sa panahon ng new normal. Ang mga ideyang ibinahagi sa toolkit na ito ay personal na sinaliksik at pinag-isipan ng mga guro sa kindergarten ng Diffun Central School Integrated SPED Center. The Kindergarten Parents Toolkit. The Myths and Facts About Kindergarten. Myth number 1, walang natututuhan ang bata sa paglalaro. Fact, mas maraming natututuhan ang bata sa paglalaro dahil natututo sila mula sa kanilang mga karanasan. Myth number 2, mas magagaling ang mga batang maagang natutong magbasa at magsulat. Fact, ang mga bata, lalong-lalo na sa edad na 5 pababa, ay hindi dapat minamadaling magsulat at magbasa dahil mas madali silang magsawa sa kanilang ginagawa. Myth number 3. Mas madaling makahanap ng magandang trabaho ang mga taong nagkamit ng maraming karangalan sa paaralan. Fact, ang pagkamit ng karangalan sa paaralan ay hindi lang basehan sa pagkakaroon ng magandang trabaho at kinabukasan. Hayaan ang mga batang maglaro at gumawa ng sarili nilang karanasan nang hindi laging nakadepende sa mga magulang. Mas madali nilang matutuhan ang mga bagay na sila mismo ang nakakadiskubre at nakakaranas. Kapag ang bata ay nakagawa ng pagkakamali, huwag siyang paluin o sigawan. Bagkus ay kausapin siya ng mabuti at ipaliwanag ng mahinahon at maayos ang maling nagawa at ikayatin siyang huwag nang ulitin ito. Gamitin ang mga bagay na nakikita sa tahanan sa kanyang pagkatuto. Halimbawa, gamitin ang mga bagay sa kusina katulad ng baso, kutsara at pinggan sa pagbibilang. Maaari ding gamitin ang mga bagay na nakikita sa paligid sa konsepto ng pagtuturo ng mga kulay. Huwag pilitin ang bata na pag-aralan ang mga bagay na hindi pa siya handa, katulad ng pagsusulat at pagbabasa. Sa halip, umpisahan siyang turuan ng mga bagay na mas nakakapukaw sa kanyang interes. Ang pagkatuto ng mga bata ay hindi lamang base sa mga ibinibigay na aralin mula sa paaralan. Maaaring ito ay mga bagay na mas nakakatulong sa kanyang paglaki at paghubog sa kanyang kamalayan. Maaari ding ituro ng mga magulang ang disiplina, tamang pagdedesisyon, mga gawaing bahay at marami pang iba. Pagkatuto sa paglalaro o learning through play. Bakit mahalaga ang laro para sa mga bata? Ang laro ay nagtataguyod ng pagkakataon para bumulas ang pangangatawan na siyang nagbubunsod ng tiwala ng mga bata sa kanilang sarili at umaagapay sa pagpapaunlad ng kanilang koordinasyon. Mahalaga ang paglalaro sa mga bata sapagkat ito ay nakalilinang hindi lamang ng pisikal na pangangatawan kundi pati na rin sa aspetong mental. Natututo din sila ng tamang disiplina at pakikisama.
Ang paglalaro ay mahalaga sa mga bata upang mahasa ang kanilang pagiging malikhain at imahinasyon. Sa tuwing sila ay naglalaro, natututuhan nila ang mga bagay na mahalaga sa kanilang paglaki. Ang paglalaro ay sadyang mahalaga sa pag-aaral ng mga bata. Nagbibigay ito ng pagkakataong paunlarin ang kanilang guni-guni, sanayin ang kanilang galing, makipag-usap sa iba, harapin ang mga paghahamon at lumutas ng mga problema sa mga masasaya at nakakalibang na paraan. Mga maaaring gawin sa bahay upang malinang ang mga kasanayan sa matematika. Paggamit sa mga bagay na makikita sa loob ng bahay katulad ng upuan, pinggan, baso at marami pang iba sa konsepto ng pagbibilang. Matugunan ang pang-araw-araw na sitwasyon na kinabibilangan ng mga numero. Tulad ng pag-alam kung kailan ang pagdating ng susunod na biniling tubig, pagkain o pagpaparte-parte ng recipe sa mga lutuing bahay at iba pa. Paggamit ng teknolohiya tulad ng cellphone, calculator at computer application bilang tulong sa pagtuklas ng mga suliranin. Iba pang gawain sa pagkatuto para sa batang kindergarten. Sa panahon ng new normal, tayo mga magulang ang pangunahing gabay sa ating mga anak sa kanilang pagkatuto. Maliban sa mga araling kanilang matututuhan mula sa module at mga gamit sa pag-aaral na makukuha sa paaralan, ay may mas higit pang dapat matutuhan ang ating mga anak na maaari nilang dalhin sa kanilang paglaki upang sila ay maging responsableng mamamayan, at narito ang ilan sa mga ito. Turuan ang mga bata ng tamang asal at disiplina sa kanyang pang-araw-araw na buhay upang madala niya ito sa kanyang paglaki. Ipakita ang kahalagahan ng pagtatanim at pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng paglilinis, paghihiwalay ng basurang nabubulok at di nabubulok, at marami pang iba. Turuan din siya ng mga gawaing bahay na kaya niyang gawin upang matutuhan niya ang pagtupad sa responsibilidad at tungkulin. Suggested learning activities for kindergartners. Gross motor, pag-upo, pagtakbo at paglalakad. Fine motor, pagkulay, pagsulat ng pangalan, paghawak ng lapis at pagtasa ng lapis. Self-help, pagbibihis ng nag-iisa, paghuhugas ng kamay at katawan pagkatapos dumumi at pagkuha ng mga laruan ng nag-iisa. Receptive language, pagtuturo sa limang bahagi ng kanyang katawan, pagtuturo sa limang bagay kapag tinatanong, at pagsunod sa mga hakbang ng pagkatuto at alituntunin. Expressive language, pag-alam sa mga gamit ng mga bagay katulad ng kutsara at tinidor, at pagkukwento sa mga karanasan sa paglalaro at mga pinapanood sa telebisyon. Cognitive development, pagkopya sa mga hugis at linyang nakikita, pagbanggit sa tatlong pangalan ng hayop at kulay, at pagtukoy sa mga bagay na ginagamit sa bahay. Social-emotional, pagpapahiram ng mga laruan sa mga kalaro, paghingi ng permiso bago gamitin ang mga bagay na gustong gamitin, at tahimik na panonood sa mga tao. Mga gabay sa pag-aaral ng agham at matematika. Una, bumuo ng malakas, positibong pag-uugali tungkol sa matematika at agham.
Pangalawa, magsimula sa mga gawain na tumutugon sa antas ng matematika at agham ng iyong anak. At pangatlo, kung ikaw at ang iyong anak ay mas komportable sa isang wika maliban sa Tagalog at Ingles, ay gamitin ito.